Ano ba yan? Yung mga foreign friends, may nilagana ko. Basically, yun pa naman kami ng video na yun. Arabo yan! Arabo! Ako mag-guess sana kami. Pero sa bagay, pampalipas ako sa kanila nang naman nila ako. Sa akin yan. Heights. Madanda na kayo ako ng team. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Po ako sa pangalang Pusod Girl. Sabi nila, pangit daw ako, pero hindi nila alam maganda ang pusod ko. Naglalaway nga mga foreigners dito eh. Pero dito ko dyan ang kwento ko, kasi rated X na yun. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking makulay na college life. Nagsimula ang lahat ng taong 2012, kung kailan naglipa na ang mga jegemon. Noong umpisa, nagkakapaan pa lang kami. Hindi namin inaasahan na ganito pala sa college. Yung energy namin na school parang di na yung magamit. Parang may gab. So energy, but I'm like so focused. Baka energy gap, yeah. For out of my kids habit. Start your day. Kasi ganito pala kahirap ang accountancy. Nakaka-drain ng energy. Isa sa mga nagpahirap sa amin, si Ma'am Floor. Ang very young looking at may asim na. Na-prom namin sa physical science. Napakahirap ng subject na yun. Pero carry lang. Dahil sabi niya, kasama naman daw yun sa board exam. Biruin nyo dahil sa time dilation at theory of relativity, nagbagsakan kami sa exams. Okay, class. I forgot the results of the exam. I'll come back. Andito na ang pisa sa mga kalambayo. Susunod ang wali, pita na ang kapatid.
walang pumasa? Yun na nga, dahil sa rintik na subject na yan, nabawasan kami ng dalawang sections. Pero gaya ni Elise na nakapag-move on na sa McDo, move on lang kami papunta sa second sem at na-survive namin ang first year college. Bit-bit ang kalaman sa debit at credit. Second year college, new experience, new memories. Marami kami first times noong taon na iyon. Isa na riyan ang movie showdown ng world cuisines sa Humanities 5. Cooking show sa Humanities 5, labagan natin, nagluluto na tayo, oh yeah. Kumuhang sa cooking show sa Humanities 5, Korean, Japanese, Ikanan, Indian dish, oh yeah. Kaya natin cooking show sa Humanities 5, labanan natin, kakayanin natin to, oh yeah. Para sa uno. Siyempre, hindi mawawala ang kantsawan tungkol sa crushes at love life. Naalala ko pa noon, nung calculus class namin, nang natulala na akit at ibighari si Mary Jen sa kagapuhan, kasigan, at katalinuhan ni Higgs na kitanin sa tawag na Magdalene. Okay class, tapos na ba kayo? Let's have our attention. Okay, number one. Ano ba yan? Kahit siya naman, ang hirap naman yan to? Ang galing naman ni Dix. Crush ko na siya. Kung akala nyo, puro't saya at kaligayahan lang ang second year namin, pwes, nagkakamali kayo. Dahil accountancy ito, andyan pa rin ang mga pahirap at masakit na bigay ng mga prof namin. Sa taong ito, ang hindi namin makakalimutan, ang bombang dala ng riding in tandem na sina Sir Patrick ng Bayo at Sir Pale ng Pina. Padres, Sombrelin, meron bang military sambes? Keri lang, Padres, Sambitan, may pilots pa naman dun. Bawi ka, Padres, sa palas, kabahan ka na, ate girl, shift na. Sabi naman daw, pwede mag-probe or removal eh. Kaya, Pag-trim, patas, may probe ba kayo, sir? Unfortunately, hindi namin kinaya ang superpowers ng dalawang halimaw na ito. Kung kaya naman, nangyari na ang kinakatakutan ng lahat, ang ikalawang yugto ng bagsakan. Ama na be. Asawa ka na be. Wala yun sa script be. Very disastrous ang nangyaring iyon. Bumaha ng luha. Very sad talaga.
from 8 sections ng first year, 41 na lang ang natira. Ang malungkot pa nun, hindi pa man kami nakaka-recover, dumating naman ang pinakamalaking pagsubok sa aming mga lower years, ang qualifying exams. Tapos na ang visa, si Magdor ang profesor. Tapos na din ang pina, asama pa ng mayo. Susunod ang wali, titigan na ang kapi. Magbabagsakan dito, kailangan na magbawal. At ang buhi mong sakal, wali ang pamalan. Ayaw nyo, ba't ako pag ayaw nyo? Sige na. Back to my charo. Charo na ulit ako. 33. Yes. 33 na ang bilang ng mga nakapasa sa quali. Ang masakit pa noon, nawalay pa sa amin ng dalawa sa pinaka-pogi sa amin na si Naitan at siyempre si Jones. Bagong simula sa amin ito, new experience at new struggles. Wanna hear good news? Eh, wala pa, be. Take two, ako na rin ito, ha? Yan lang, okay. Ito, yung susunod, ito yun. Okay, sige, go. Start pa lang ng third year, feel na namin ang pressure. Pahirap na ng pahirap ang mga aralin, pa-terror pa ng pa-terror ang mga teacher namin. Unforgettable talaga itong prompt namin sa isang subject. Na bawal mali kahit 1 minute na. Pero kapag siya maka-absent, huwag gas! Isa nga ang masasabi namin sa kanya. Eh di magaling. Dan galing. Muli sa kanya pag siya ang prof bilang sa hands. Dan galing. Muli sa kanya pag siya ang prof bilang sa hands. Dan galing. Pero ang pinakatumatak talaga ng prof sa amin ay ang aming pangalawang nanay na si Ma'am B. Iba talaga siya sa klase. Ransada. Nakakatatlo o higit pa siyang chapter sa isang meeting. Meticulosa din siya pagdating sa solutions. Sa kanya nga kami natuto ng tamang paggamit ng worksheet at ang tamang paglabel ng mga solutions. Uy, friend, yung solution mo para kayo. Walang label. Lagyan mo doon ang label, sabi ni Mong V. Check the label, Mong V. Sa solution, oh. Naka-double rule, Check solution, Mong V. Hoy, dapat parehas yung answer sa binulugan, ha? Kaya, check nyo muna. Iba rin ang feeling ng third year na. Kung dati, kami ang sinasaway ng mga ate kuya namin. Malalabat pa siya. Ngayon, it's our turn naman. Naalala ko noon nung may Amazon ang sumigaw, noong bonggahan. Paano ba naman, ayaw magsiahunan ng mga lower year, eh may na-event nga na ginaganap. Kanoon ka talaga si Amazonas Erica Boo. Iba ka talaga. Mga ka-JPR, di lang kumapakalig.
Sa bunggahan ni Diwa, katuwaan di niyo pa nararanasan. Mga mensahe nilang kapupulutan at kakaibang kasiyahan sa bunggahan. Sa bagong CBA ngayon ng CBSU, pakikinig niyo ilaliman. Di akalain pwedeng ganito pala, magbabago ang tingin niyo sa buhay niyo. Sa mahiwagang titulo na ito, bagong CBA ng CBSU. Ang galing, sabay-sabay. Ito na, noong fourth year naman, mas nagkakilala kami, mas bonded na ang samahan. Nakilagi ba namang magkakasama sa school? Hindi rin naiwasan na magkaroon ng paghanga sa isa't isa. Naalala ko noon na top notcher namin sa quality na si Paul ay biglang naging heartthrob sa klase. Paano ba naman, maraming girls ang nilinig sa kanya. Kakakilig talaga. Ah, mama, chio-chio. Nagka-feeling, bagong heartthrob si Jackie at si Nash, tsaka si Joylera. Kay Paul at Michelle, maraming nagkaka-crush. Wala feeling. Tama. Isa rin sa mga pinaka-exciting na nangyari sa amin ay ang paglabas namin sa outside world. Nang sumaba kami sa OJT noong summer. Again, pa kailangan na gawain? Huwag mahiyang magtanong. May gawain po ako. May utos ko kayo. Pag may kailangan gawin, huwag mahiyang magtanong. Ang galing meron sana, Roses. Okay. So, marami talaga kaming natutunan nun. At excited din kami. Kasi amoy na amoy na namin ang pagtatapos. Dahil next sem is fifth year na kami. Pero dumating ang oras na talagang susubukin ang samahan ng pamilya. Nagkaroon ng malaking pagsubok ang aming ina na si Mang B. Talagang masakit sa kalooban kapag nasasaktan ang taong mahal mo. Umabot sa point na gusto na ni Ma'am na bitawan ang department. Kaya naman sa tulong ng incoming fourth year students, kinomfort namin si Ma'am. Talagang hindi namin malilimutan ang araw na yun dahil naramdaman namin ang pagmamahal ni Ma'am sa amin nang mas pinili niya kami kaysa sa sarili niya. May love po siya. Special po kasi ito yan. Special po. Sweet naman! Oh! Okay na ang gitara, ang iwangin gitara. Go, Elmo. I-mic nyo na lang daw. 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 I-mic nyo na nga eh. I-mic na nga. I-mic. Mukha mo. Parang I'm going to go to the next one.
Galing-galing you guys. Hey, girls. 5th year, ang last year. Ito na yon. Konti na lang, gagraduate na kami. Excited na kami. At sobrang happy din. Kasi naman, bungad pa lang ng school year, nanalo si Lyra sa Tax Crispy, dyan lang sa malapit sa may present. Sobrang proud kami sa kanya. Ito ang batch namin. Malupet! 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 Kailan pa yan? Malupet! Pag-a-tax, Crispy pa man iyan. Andyan si Lalay, pangkato namin yan. Siya everyday, winner siya all the way. Tax Crispy sa trese. Sa trese. Sa trese. Sabi na nga ka, dyan-dyan lang yun. So yun na. Okay. Pero sa umpisa lang pala yun, ha ha ha, nang harapin na namin na applied auditing at PSIP study, wala na. Buti na lang nung matapos na ang SEM, nakapaghayahay naman kami sa bonggang Christmas party. Chill-chill lang. Di namin ma-forget ang pagsali ni Casey ng agent ng gay piya. Gumalaw ang lupa nang gumalap siya bilang danaya. Sobrang effort nun namin one for her costume. Pero worth it naman dahil may-uwi niya ang corona. Meron na! Meron pa! Bagong sa gripiya, buong klase ang sumuporta. Huwag na ang costume na ginawa na laya. Noong matapos yun, back to normal na naman kami. Papalapit na ang final presentation para sa visit. We have to work na. At no sleep na rin para sa amin. Work, may prinsip kami, work. Pagkusin namin, work, may pasa lang na work. All day, no sleep, no sleep. After 12 hours, no sleep. May ibibigay pa yun pa, ulitin natin. Ulitin daw. Balik. Okay ba talaga? Ikaw lang mag-isa. At ito na nga kami ngayon. Review na lang at ikembot na kami ng nakatoga sa graduation. Sana ikayanin namin ang hirap ng final pre-board. Ito ang batch 8. Pasaway, maiingay at tungkulin, pero gayunpaman, ang pangarap namin ay hindi matitipag. Hindi kami susuko. Magiging CPA kami. 100%! Pang ilan batch na nga tayo? Tayo'y pang 8-8! 8-8! Pang 8 na tayo! Batch 8-8! 8-8! Ano ba talaga? Slower down, slower down, slower. Tayo'y pa 8-8.
ocho, ocho. Ocho, lan. Patch, ocho, ha, chayo. Faster! Tayo'y pang ocho, ocho. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Ocho, ha, tayo. Ocho, ocho, ocho. Ocho, ocho. Patch, ocho, ha, chayo. Hi! Finally! Finally, panag-wait na kami konting kembot na lang road to quadrangle capsule. Finally, panag-wait na kami konting kembot na lang si Barret sa BTC. Finally! Ganun talaga ang buhay. Minsan masaya, minsan malungkot, pero ang pinakamahalaga, sama-sama hanggang sa huli. Hanggang dito na naman po, lubos na gumagalang, Puso Girl. Ganito talaga sa buhay na ito. Daming pasahin. Work. Mag-a-adlib talaga ako kung kailangan. Ano ba ito? Ganyan talaga sa mundo. Ganyan talaga sa mundo. Sige, alisa na. Alisa na ako. Pinakan pa ako eh. Nakakaawa pa na ako. Okay, punta naman tayo. Tayo ako halos ng bow. Ibigin na tayo dito. Parang may ano, demonyo nakaapatok sa ulo. Ang sakit na. Papagod. Ang kulit!